special Kell Brook versus Amir Khan para sa isang welterweight showdown. Tara, pagsama natin yan. Ladies and gentlemen, this is ring announcer Lupe Contreras. And after going the distance, we go to the scorecards and the judges have given us a unanimous decision. You must like and subscribe to Son Talk Filipinas. Otherwise, you're the loser. Mga kababayan, kamusta? Welcome po sa Son Talk Pilipinas. Ngayong February 19, 2022, gaganapin ang bakbakang Kell Brook versus Amir Khan dito sa EO Arena sa Manchester, United Kingdom na mayroong 21,000 capacity crowd. Ang kanilang bakbakan ay mayroong catchweight na 149 pounds. Sa kasalukuyan, maraming boxing fans ang nagsasabi na mas maganda kung naglaban sila eh kung sila ay nasa mga prime pa nila at tila wala na sila sa isang kalibre ng isang world champion. Pero excited pa rin ang mga British boxing fans sa bakbakang ito. Sa kabila ng kanilang inactivity sa lumipas na ilang taon, maraming boxing fans na naniniwala pa rin sa kanilang mga talent. Isa na rito ang kinabibiliban ng mga boxing fans kay Amir Khan eh ang kanyang hand and foot speed na nakikita natin noon pa nung sila ay sparring partner pa ni Manny Pacquiao. At si Kell Brook naman ay kilala bilang isa sa mga best British boxers. Si Kell Brook ay may kukonsidera na mayroong mas malakas na suntok or one punch power kumpara kay Amir Khan. Pero tulad na nasabi natin, si Amir Khan ay mas mabilis kumpara dito kay Kell Brook. Kaya mas masasabi natin siya ay mas dangerous kumpara kay Kell Brook dahil sa kanyang mga combination at lightning quick movements. Ang pinaka best chance ni Kell Brook dito sa bakbakang ito ay unahan niya na sa early rounds si Amir Khan. Kinakailangan niyang salubungin ng isang explosive start si Khan sapagkat kung masahaba ang laban, mas binibigyan ng tsansa na manalo si Amir Khan sa laban na ito. Dahil nga po si Amir Khan ay maaalala natin na tumagal sa 12 rounds ang kanyang mga big fights tulad na lang ng laban niya kay Maidana, Chris Algieri, Luis Colazo at Pauly Malignaggi. Si Kell Brook ay masasabi natin na isang counterpuncher. Kaya tingin ko aakitin niya si Amir Khan na bumato na maraming suntok. Kaya aabangan niya ang mga combination na ibibigay ni Amir Khan para malan niya ang kanyang right hand or isang left hook. Dahil alam naman nating lahat na si Amir Khan eh madaling mapuruhan. Kaya pag nangyari yun, eh alam na na hindi na babangon itong si Amir Khan. Hindi naman lingid sa ating mga kaalaman na ilang beses na bumagsak itong si Amir Khan. Tulad ng bakbakan nila ni Danny Swift Garcia, Saul Alvarez, at ni Terence Bud Crawford. Pero si Kell Brook din naman ay dumaan sa mga ganitong sitwasyon. Tulad na lamang nung lumaban siya kay Triple G at kay Errol Spence Jr. Isama na rin natin dyan si Terence Bud Crawford na dumurog talaga sa kanya ng grabe. Si Amir Khan ay may record na 34 wins, 5 talo at 21 sa kanyang mga panalo ay via knockouts. Siya ay may alias na Khan na may stance na orthodox at may height na 5'8.5" at may reach na 71. Wagi si Amir Khan via TKO laban dito kay Billy Deep noong July 12, 2019. Samantala si Kell Brook naman po ay mayroong 39 wins, 3 talo at 27 sa kanyang mga panalo ay via knockouts. Siya ay may alias na The Special at isang British fighter na may stance na orthodox at may height na 5'9" at may reach na 69. Bigo si Kell Brook sa kanyang huling laban, laban dito kay Terence Bud Crawford. Natalo siya via TKO noong round number 4. Kaya mga kababayan, ano pong masasabi niyo dito sa matchup na to? At sino po ang inyong manok sa bakbakang ito? Yun lamang po. At huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe dito sa ating channel para updated po kayo sa mga bagong laban. Salamat po.